Magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Gregy Farmer nga po pulo ito. Bali, update ko kayo dito sa ating talungan mga kagulay. Kagapon, di ko na na-update yung pag-harvest natin mga kagulay. Bali, ito na lang yung ginagawa dito mga kagulay. Kung titignan nyo mga kagulay, ay malinis na sa ilalim mga kagulay. Although yung daan, hindi pa mga kagulay. Ginagrass cutter na naman mga kagulay. Ayan, malinis na yung ilalim niya mga kagulay. Ayan, malinis na. Yan, may mga bunga siyang makikita nyo, mga nakasabit. Yan. Mga nakasabit na bunga mga kagulay. Ayan. Ayan. Mga nakasabit na bunga mga kagulay. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kagulay na natamaan ako. Maraming nagtatanong kung ano daw ginamit ko sa mites mga kagulay. Hindi po siya insecticide ang aking ginamit mga kagulay. Kasi halos walang tumatalab sa akin mga kagulay. Kaya kung mapapansin nyo yan o. Yan yung epekto ng ano, pero pag titignan nyo siya, yung epekto na lang niya nandyan, wala na yung mites mga kagulay. Yan. Na makikita nyo, yung mga dito niya, ayan o, may ano siya ng mga mites. Pero yung dito niya sa mga ano, wala na mga kagulay. Green na talaga siya mga kagulay. Ano. Green na yung calyx niya. Yan. Yan, green na mga kagulay. Sa mga makikita nyo na rin. Kitang-kita na rin yung mga bunga mga kagulay ano, sa isang puno. Yan yung bunga niya mga kagulay. Bali, ang tinira ko dito mga kagulay ay was out. Hindi ko kasi nasabi noong nakaraan kung anong tinira ko dito mga kagulay. Pero ang pagka ano ko noon mga kagulay ay hapon. Hapon ko siya ano, talagang sa ilalim ko siya tinira mga kagulay. Kaya yung mapapansin nyo dito sa ibabaw niya ng mga dahon niya mga kagulay wala na. Yung kumbaga ibig ko sabihin ibabaw yung mga dahon dito. Ito mga dito wala na mga kagulay. Tinanggal na rin yung mga nandito na dahon. Yung sinasabi ko nga kapag naka dalawa o tatlong beses na kayong harvest, pwede nang tanggalin yung mga dahon dito. Kasi nung nakaraan, why pruning? Kumbaga tinanggal lang yung mga sanga sa ilalim ng why. Tapos iniwan ko yung mga dahon. Ngayon naka tatlong harvest na tayo. Yung dahon naman ang tinanggal ko mga kagulay. Yun nga, yung lagi kong pinapaliwanag ang benefits nun, kalagaan naman nun mga kagulay, ng pagtatanggal ng ganun mga kagulay ay kapag mag-i-spray kayo, wala nang dahon sa ilalim mga kagulay. Dito na lang sa taas, kumbaga mas makakatipid na tayo ng insecticide kung gagamit tayo. O kaya mga fungicide kung gagamit tayo mga kagulay, makakatipid na tayo kasi siyempre talong to kailangan pag nag-spray tayo kung nasan yung down doon tayo mag-i-spray mga kulay. Ngayon malinis na dito, ibig sabihin dito na lang sa taas. Ayan yung mga bunga niya mga kagulay. Ayan. Nagtutuloy naman sa akin yung mga ano, tatlo mga kagulay, nagtutuloy naman sa akin. Ayan. Ayan ang mga bunga ng ating talong mga kagulay. Ayan. Yan, marami rin naman siyang bulaklak mga kagulay. Tignan nyo, yan o. Oh. Yan. Siya. Yan nga, maririnig kayo nag-grass cutter doon. Dito kasi hindi pa nag-grass cutter mga kagulay. Kaya maano pang tingnan. Yan siya. Pupunta natin yung nag-grass cutter mga kagulay. Pero abang pupunta natin ay mapakita din natin yung mga bunga. Yan. Mga bunga niya mga kagulay. Yan. Carbis lang to kahapon. Yan ang mga bunga niya sa isang puno. Yan, surod-surod na siya mga kagulay. Yan mga bunga niyo. Yan, surod-surod naman yan mga kagulay yung mga bunga niya. Yan. Pupunta natin yung mga nag-scatter na mga ito, yung mga tama ng mites mga kagulay. Yan. Yung tama niya pero sawa naman ng Panginoon. Meron kasi ako laging napapanood kasi itong mga ibang pamamarang ko dito mga kagulay hindi naman talaga yung totally na akin mga kagulay. Napapanood ko rin yung iba, ina-apply ko sa akin, okay naman. Kapag naging okay siya, ibablog ko naman siya mga kagulay para ma-share ko rin kung ano yung ginawa ko mga kagulay. Ano mga bunga niya mga kagulay? Yun, baka sabihin nyo yung mga maraming bunga lang pinapakita ko mga kagulay, ang mga bunga niya. Yan. Green na rin yung calyx although may tama siya nung mga nakaraan. Ayan o, may di na iwan. Pero ngayon, yung mga sumusunod green na talaga mga kagulay. Yan. Yan siya.
Yun, punta natin dun sa nagagrass cutter mga kagulay. Yan, natalian na rin sa lahat siya ng cable tie. Ayan, kahit humangin-hangin siya, hindi siya basta-basta matutumba na mga kagulay kasi nakatali na dito. Ayan, nakatali na. Ayan. Ayan mga kagulay, papakita ko lahat ng bunga. Baka sabihin na iba na naman, yung pinapakita ko lang yung may mga bunga lang mga kagulay. Nakailang ano na ako. Nakailang ano na ako ng plot mga kagulay, yung mga bunga niya mga kagulay. Punta tayo doon sa tapos na grass cutterin para makita nyo rin mga kagulay. Dito hindi pa tapos. Ito. Yan mga kagulay. Grass cutter sila dyan. Yan. Matapos na grass cutter rin mga kagulay. Tapos ito naman mga kagulay ay nahakot ko rin yung tinatanggal nila. Ito rin yung mga pinagtanggalan dun sa ilalim na sinasabi ko sa inyo mga kagulay. Yan, nahakotin ko yan mamaya maya. Kumbaga gumawa lang ako ng vlog para may update kayo mga kagulay. Yan. Yan, tinatanggal nila. Ganito kasi ang itsura niya pag dinatanggal mga kagulay. Ayan. Siyempre kapag mag-i-spray ka nga naman, siyempre kailangan mo rin i-spray nyo doon, kaya mas maraming insecticide ang gagamitin. Kumbaga mas marami din yung pagtataguan ng insekto. Kaya kapag natapos siya, ganyan na yung tsura niya mga kagulay, malinis na. Yan yung mga bunga niya mga kagulay. Oh. Yan. Mga bunga ng ating talong mga kagulay. Yan. Tayo, ito, papakita ko rin sa inyo mga kagulay yung pinagtanggalan, yung nahakot ko na. Kasi nandito na ako naghahakot mga kagulay. Yan to, di pa tapos to. Tanggalan ng dahon mga kagulay. Yan. Ano, mga marami rin siyang bulaklak. Ipapakita ko sa inyo na pruweba na hindi ko iniiwan dyan. Kung may makikita kayong ganun mga ano, hahakotin ko naman yun mga kagulay. Nakakutin ko siya yun. Ang gaganda ng bunga mga kagulay. Ang gaganda ng mga bunga niya mga kagulay. Pupuntahan natin yung ating nahakot. Kasi kapag tapos na nahakotin lahat mga kagulay, susunugin. Baka kung sakaling mayroon pa ring mites yun mga kagulay, masunog na. Hindi na babalik mga kagulay. Pakita ko sa inyo yung nahakot na. Yan o, mga nandiyan o, mga hakotin pa yan mga kagulay. Ito ba yung nahakot na? Ginakot ko kayo na. Ito, gagrass cutterin pa yan mga kagulay. Ito. Ito, medyo malayo-layo yung pinaglagyan ko. Ayan mga kagulay, yung mga ano mga kagulay, mga inakot ko. Kailangan kasi hindi iwan doon mga kagulay, kasi tignan nyo. Ayan o, yung mga nag-anuan ng mites mga kagulay. O, talagang ano siya. Ayan, kaya inakot natin para sunugin dito, anuan natin ng ano ng nyug, yung dahon ng mga nyug. Tapos susunugin natin. So balik tayo doon mga kagulay. Dito. Ayan. Mga ilang plot pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga 14 pang daanan mga kagulay ang igagrass cutter. Mga 14 daanan pa. Bali, ang ginagawa ko pala dun sa washout, isang beses sa isang linggo na ini-spray mga kagulay. Yun nga, kapag nag-abono na ako, isprayan ko muna siya ng pang-uod. Tapos, bibilang ako ng 2 hanggang 3 araw mga kagulay, ay
iaano ko na siya mga gulay, i-spray ko na yung wash out. Yan, nagsitumba na nga yung iba kasi nabibigitan siguro sa bunga mga kagulay. Ano, mga bunga niya dito sa ilalim mga kagulay. Yan, mga bunga. Dito hindi pa natanggalan mga kagulay. Pero tapos na dito grass cut rin. Yan siya, yan mga bunga niya mga kagulay. Yan. So hanggang dito na lang ako siguro sa, mga kagulay, sa bago pa lang sa Munting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pamamaraan ko sa pagtatalong. Maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.